Magandang araw, kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick ng subscribe button, ring din ang bell icon para palagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Paano mo nakilala si Sandro? Nakasunod pa rin sa akin si Alexander. Sa pagkakataong ito, wala akong maisagot na palusot. Jill, tinatanong kita. Mas lumakas pa ang boses niya. Big deal ba sa kanya kung paano ko nakilala si Sandro? Para matahimik na siya, nakahanap ako ng palusot na sana ay kagatin niya ang palusot ko na ito. Hinarap ko siya. Mahigpit pa rin ang pagkakahawa ko sa scarf na medyo nakatakip na sa aking mukha. Ngayon, nakaharap na ako sa kanya. Hinihintay niya ang sagot ko. Nakapamaywang muna ako bago ko ito sagutin. Si Sandro, nakilala ko siya sa bar. Medyo naman alam ko kung saan naman palaging tumatambay si Sandro. Kaya yun ang palusot ko. Siguro, hindi niya na ako matatandaan ngayon. Matagal na kasi. Dagdag ko pa. Baka kasi itanong pa ni Alexander kay Sandro kung magkakilala na kami. Kaya inunahan ko na siya na baka hindi na ako matandaan ni Sandro. Anong ginawa niyo sa bar? After bar? Saan kayo nagpunta? Sunod-sunod na tanong niya. Anong saan nagpunta? Nagkausap lang naman kami noon saglit. Pero hindi kami lumabas. Pagsisinungaling ko. Sino ba naman ang magkakamaling magyaya sa akin lumabas? Sabi mo nga, pangit ako. Ikaw lang naman itong baliw at bulag na gustong anakan ako. Dagdag ko pa, mukhang napaniwala ko naman siya. Alam mo ang dahilan kung bakit kita pinakasalan. Huwag kang assuming na gusto kita. Dahil kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Hindi rin kita gustong anakan. Kailangan lang at wala akong magagawa doon. Nauna naman siyang maglakad sa akin. Hinabol ko naman siya para makasabay sa kanya. Nang makarating sa loob, ang lakas ng kaba sa aking dibdib dahil nakita ko si Sandro. May kausap na babae. May mga kasama pa itong mga lalaki. Huminga ako ng malalim. Kaya ko bang harapin si Sandro? Hindi niya kaya ako makilala? Bakit ang tahimik mo dyan? Untag niya sa pananahimik ko. Habang nakatanaw sa pwesto nila Sandro, hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ko inaasahan na gagawin niya. Ang daming tao, pero pinagsisigawan niya yata sa lahat na ako ang asawa niya. With holding hands pa kasi. Pwede naman maglakad na hindi magkahawak ang mga kamay. Bakit nanginginig ang kamay mo? Tumigil kami at humarap siya sa akin. Napansin niya pala, nanginginig ang kamay ko sa kaba. Ano bang dapat kong gawin? Paano kung mamaya na lang kaya ako? Paano kung paunahin ko na si Alexander? Yun na lang ang gagawin ko. Tumikhim ako. Naiihi na naman kasi ako eh. Kailangan ko ulit magbanyo. Pwede bang mauna ka na? Nakangiwing sabi ko sa kanya. Kumunot ang noo niya. Kanina, nagka-LBM ka. Ngayon naman, iihi ka na naman. Ang dami mong alibay. May pinagtataguan ka ba? Tinitigan niya ako na parang kinakabisado ang reaksyon ko sa sinabi niya. Wala. Sino bang pagtataguan ko? Talagang kailangan kong magbanyo. Sige, dyan ka na ha. Tumalikod na kaagad ako at tumakbo kunwari patungong muli sa banyo. Tanaw-tanaw ni Alexander ang asawa na tumatakbo patungong restroom. Napailing na lamang siya dahil sa pabalik-balik nito sa banyo. Akala ko ba, kasama mo ang asawa mo? Nasaan na? Tanong kaagad ni Sandro nang makalapit siya sa mga ito. Nasa cottage sila. Napatingin siya sa mesa at maraming alak doon. Marami rin nakahandang pagkain. Himala naman yata, walang kasamang babae si Sandro. Si Noel naman, kasama ang mag-ina nito at may mga babae rin silang kasama
pero hindi niya kilala. Sa kabilang upuan, naroon ang mga kaibigan rin ni Sandro na hindi niya masyadong kilala. Bukod kasi sa kanila ni Noel, may mga kaibigan pa si Sandro. Mukhang taga rito lang ang mga ito. She's in the restroom. Tipid na sagot niya dito. Inilapag niya ang mga gamit sa upuan ng cottage. Bakit hindi mo muna ihatid yan sa room ninyo? Teka, tatawagin ko lang ang boy ko. Ipahahatid ko yung mga gamit nyo. Tinawag ni Sandro ang isang lalaki. Pagmamay-ari ni Sandro ang beach na ito, kaya may mga tauhan siya dito. Kaagad naman na lumapit ang isang lalaki sa kanilang cottage. Bakit boss? Tanong ng lalaki na may bigote. Pakihatid ang mga gamit ng kaibigan ko. Utos nito. Anong room ang gusto mo, Alex? Yung malaki o maliit? Loko nito sa kanya. Kahit ano, tipid na naman na sagot niya. Okay, sa room 24 mo ihatid ang mga gamit. Agad naman na tumalima ang isang tauhan ni Sandro. Kinuha ang mga gamit at umalis na rin para ihatid ito sa magiging room nilang dalawa ni Jill. Sinulya pa niya si Noel na abala sa asawa nito. Panay ang halik sa leeg kahit marami silang nakakakita dito. PDA, masyado yung isa dito. Komento niya. Napatingin na rin sa banda nila Noel si Sandro. Kanina pa yan eh. Nagpapainggit, dagdag naman ni Sandro. Mukhang hindi yata sila narinig ni Noel. Ang init-init na nga, nakatakip pa ang mukha. Ang suot pa, napakahaba. Mukhang nasa Korea yata ang babaeng yon. Biglang nagsalita ang isang lalaki sa kabilang upuan ng kanilang cottage. May kasamang tawa na pagkakasabi nito. Kaibigan yon ni Sandro. Napatingin siya sa tinitingnan nito at tinuturo ng lalaki. Ganun na lang ang pag-ekes na kanyang mga kilay nang mapagtantong si Jill ang tinatawanan nito. Be careful what you're fucking say, man. That's my fucking wife. Galit na pinuna niya ito. Bigla namang nagkatinginan si Sandro at ang lalaking nalait sa asawa niya. Pasensya ka na, hindi niya alam. Kaagad na hingi ni Sandro ng pasensya. Don't defend that friend of yours. Asawa ko yung tinatawanan niya. Inis na tumayo si Alexander. Relax, dude. Muling pinaupo ni Sandro si Alexander. Hindi niya alam kung bakit biglang uminit ang ulo niya. Knowing na tinatawanan ang asawa niya, kahit palagi niya itong nilalait at tinatawanan, hindi niya pa rin gusto na makarinig ng panlalait ang asawa niya sa iba. Umupo siya at kumalma habang hinihintay na makalapit si Jill sa kanilang pwesto. Bakit ba nagbihis na naman ang babaeng to? Pinatapon ko na yung mga damit niya. Paano na naman siya nakakuha ng damit na ganyan? Tanong ng isipan niya dahil nag-iba ang suot ni Jill. Kung kanina ay naka-expose pa ang ibang parte ng katawan nito, ngayon ay nakatago ng lahat. Long sleeve at mahabang palda na naman ang suot nito. Hindi niya talaga maintindihan kung anong trip ng babaeng to. Habang papalapit ako sa kanila, nakatingin silang lahat sa akin. Tanging si Alexander at Sandro lang ang kilala ko. Ewan ko na lang kung makikilala mo pa ako, Sandro. Binalot ko na ang sarili ko kung sa pagkain mukha na akong suman. Balot na balot. Mabuti na lang may nakita akong bata sa restroom. Hinihintay ang kasama sa loob ng cubicle. Napansin ko ang damit na dala niya. Ang sabi nito, costume daw yon ng nanay niya. Hiningi ko, pero sabi niya, bayaran ko raw ng 50. Mabuti na lang at may 50 ako sa aking bulsa. Habang papalapit ako, ang sama ng tingin sa akin, Alexander. Ano ngayon? Wala kang pake kung mahaba na ngayon ang suot ko. Nang makalapit ay hinila ko ni Alexander sa tabi. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ko. Anong ginagawa mo? Nasa beach tayo. Wala tayo sa North Pole para magsuot ka ng ganyan. Pasimpleng po na niya sa akin sa tabi. Hinigit ko ang braso ko. Bakit ba? Pinoproblema mo yung suot ko? Inis na tanong ko sa kanya. Dahil napapahiya ako.
Kaagad na sagot niya, "Kung alam mo mapapahiya ka lang sa akin, dapat hindi mo na ako sinama dito." Bago pa man niya ako masermonan ulit, narinig kong nagsalita si Sandro. "Rosales, hindi mo ba ipapakilala ang asawa mo sa amin?" Sabay kaming napalingon sa kinaroroonan ni Sandro. Tumikim si Alexander. At hinila ako palapit sa kanila. "My wife Jill, pakilala niya sa akin. Akala mo kung sino mabait na asawa. Nakayuko lang ako. Ayaw kong tumingin sa aking harapan dahil nandoon si Sandro. Ang lapit namin sa isa't isa, baka makilala niya pa rin ako. Mga kaibigan ko, Sandro at saka si Noel. Si Myla naman ang asawa ni Noel and their daughter, Cecil. Napaka-cute naman ang batang to at ang ganda rin ng asawa ni Noel. Hi Jill, ngumiti sa akin si Myla. Napakaganda niya, lalo kapag nakangiti. Pero si Cecil, manang-mana ang ngiti sa ama na si Noel. Pasimple kong sinulyapan si Sandro. Hindi naman niya ako tinitingnan, pero nakayuko pa rin ako. Mahirap na, baka malaglag na lang bigla ang takip ko sa aking mukha. Wala naman akong ginawa kundi pagmasdan lang silang naliligo habang ako'y nasa cottage lang nakaupo. Tinatawag naman ako ni Alexander, pero hindi niya ako madadala kahit gustong gusto kong maligo. Umahon si Alexander. Napalunok ako dahil sa butil ng tubig sa abs nito, sa kanyang masculine tummy. Kinuha nito ang tuwalya sa tabi at lumapit naman sa akin. Lumulubog na ang araw at gusto ko na magpahinga. Alam kong pagod ka na. Tara na sa room natin. Magpahinga ka. Yaya sa akin Alexander. Ako naman ay tumalima rin kaagad. Hi, salamat. Sa wakas, kahit papaano ay matatanggal ko ng scarf na nakatakip sa mukha ko. Init na talaga ako. Kumaway siya sa kinaroroonan nila Sandro. Nagpaalam siya dito. Habang naglalakad kami, nakasalubong namin yung bata. Yun yung bata na binilhan ko ng damit na suot ko. Itinuro niya ako sa kasama niya. "Yun mama oh, siya yung kumuha ng costumes niyo." Rinig kong turo sa akin ng bata. "Anong kinuha? Binili ko yata to sa kanya." Galit na lumapit sa amin ang ginang. "Ikaw pala ang kumuha ng costumes ko. Hindi ka na nahiya? Suot mo pa talaga yan." "Hala!" Galit na galit nitong sabi sa akin. "Anong kinuha? Binili ko to ng 50. Napakasinungaling ng batang yun ah." Pinisil na Alexander ang braso ko. "Totoo ba?" Bulong niya sa akin. "Hindi. Binili ko to ng 50 dun sa bata." Nguso ko sa banda ng bata. "Hubarin mo yung babae ka. Kailangan ko yan. Isusuot ko yan mamaya para sa paligsahan dito sa beach." Sabi ng ale. "Naku naman, paano na? Uhubarin ko ito sa harapan ni Alexander?" "Excuse me." Pumagit na si Alexander sa amin. "I'll just pay for the dress. She can take it off here." Napaawang ang labi ko dahil sa sinabi ni Alexander. Mabuti na lang talaga, kahit papano ay may puso pa rin ang lalaking ito. Kanina lang nagalit siya dahil ito ang suot ko. Ngayon, babayaran niya na yung damit, huwag ko lang hubarin. Tiningnan siya ng ginang mula ulo hanggang paa. "Kaya mo bang bayaran ang price na hihingin ko?" "How much?" Walang pag-aalinlangan na tanong ni Alexander. "500 pesos lang naman," sagot ng ginang. "No problem." Mula sa isang towel na hawak niya, may kinuha siyang wallet doon. Nakita kong hinugot niya ang 1,000 pesos. "Keep the change." Nanlaki ang mga mata ng ginang. Nakaawang ang labi ng ginang na iniwan namin. Hindi na nakapagsalita. Sino pa bang aangal kung sobra-sobra na ang binigay? Nang makarating sa room namin, kaagad akong umupo sa kama. Napagod ako ng sobra. Wala naman akong ginawa, kundi ang panoorin sila. Bakit hindi nasisihan si Alexander na may nalalait sa asawa niya? Gayong pinagtatawanan din naman niya ang kanyang asawa. May sumisibol na kayang pag-ibig sa dibdib ni Alexander? Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po! Shoutout po
sa pamilya sa Lundagit, kay Ma'am Marian Sosyon at sa co-office mate ni Ma'am Annalyn sa Lundagit. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.